Sa bawat daong ng barko nila, iba-iba ang babaeng nakakasama nila. Hi, DJ Rocky. Matagal mo na akong taga-subaybay. Minsan, sa social media mo talaga ako tumatambay. Itago mo ako sa pangalang Cherry. And this is my secret file. Bata pa lang kami, ay pinalaki na kami ng mga magulang namin sa simbahan. Lumaki ako sa pamilya na lahat pantay-pantay ang pagmamahal na ibinibigay ng aming mga magulang. Nung nagkaroon ng bagyo sa amin, halos nasira yung bahay namin na muntikan ko ng ikamatay. Buti at naligtas ako. Dahil doon, sobrang gulo ng buhay namin. Wala kaming makain. Wala rin kaming mainom. Pero pinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Unti-unti, ay nakabangon naman kami. Hindi kami nawala ng pag-asa. Hanggang sa nakapagtapos ako ng business ad. Nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Nagka-boyfriend, pero patago. Kasi, takot ako sa mga magulang ko. Ni hug, ni holding hands, o kiss, wala. Dahil takot ako na mabuntis. Gusto ko pang ma-achieve yung mga pangarap ko sa buhay. At dahil sa restrictions na meron ako, ay nagkahiwalay kami ng nobyo ko. Then nakilala ko si Brian. Isa siyang seaman. Sa messenger kami, unang nagkakilala. Hanggang sa nagkita kami ng personal. Inaya niya akong magsimba at kumain sa libas. Iba yung dating niya nang makita ko siya. Kung tutuusin, pwede na akong jumuwa. Total, graduate naman na ako ng kolehiyo, sabi ni Mama. Nagkatuluyan kami. Sweet kasi siya. At napaka-gentleman. After 2 years, bigla ko na lang siyang nahuli na may kachat. Na iba. Katawagan niya pa. Pero binaliwala ko lang dahil mahal ko eh. Inisip ko na baka kaibigan niya lang. O kakilala. Kaya dinedma ko na lang. Siya ang pinaniwalaan ko kesa sa mga nabasa ko. Then one day, nag-alok siya ng kasal sa akin. Sino ba namang ayaw ng kasal? Siyempre oo ang sagot ko. Galing pa yung alok na yun sa pinakamamahal ko. Kaya oo, oo, oo ang sagot ko. Then kinasal na kami. After a month ng aming marriage, nalaman kong buntis ako. Happy ang lahat. Both sides ng pamilya namin masaya. Akala ko, magiging mas masaya ang pamilya ko. Yun pala ang simula ng lahat ng paghihirap ko.
Halos gabi-gabi akong naiyak. Dahil nadidiskubre ko na iba-iba ang mga kachat niya. Minsan naglalaba ako, may nababasa pa ako sa chat na, "Babe, san ka na? Andito na ako." Hindi ko sinasabi sa kanya may nababasa ako sa chat. Sinasarili ko lang ang lahat. Patagong umiiyak dahil ayoko na merong marinig ang pamilya namin. And then sumakay na siya ng barko. International ang barko niya. Ang hindi niya alam, nabubuksan ko yung FB niya ng patago. At dahil doon, nababasa ko ang chat niya sa mga kabaro niya na may ipapakilala ng mga babae. May pupunta sa kwarto nila, may aakyat mamaya. Pag nasa destinasyon na sila, bumababa sila. Marami raw silang makikita at mai-invite na babae. At dahil doon, sobrang napraning ako. Iniyak ko ang lahat-lahat. Huling-huli na siya pero todo deny pa rin. Ayoko namang mag-iskandalo sa social media. At never naman ako nag-share sa mga pamilya ko o kaibigan ko tungkol sa pinagdaraanan ko. Lugmok na lugmok ako. Pinatawad ko siya. At nagbigay na naman ako uli ng pagkakataon sa kanya. Hindi ko na maibilang ang lahat ng chance ang ibinigay ko sa kanya. Then pinanganak ko na ang baby boy namin. Umuwi siya after a week. Sabi niya babalik daw siya ng Maynila para iproseso yung requirements niya. Yun pala, ang binalikan niya sa Maynila ay ang kirida niya. Take note, kapapanganak ko pa lang. Sabi niya hindi niya raw kirida yun. At hindi raw totoong may kabit siya. Nangihingi naman siya ng sorry. At ako naman si tanga, pinatawad ko pa. Natulog siya sa kwarto habang binuksan ko ang phone niya. Nabasa ko ang message mula sa iba't ibang babae. May teacher, may promodizer, may estudyante, may accountant at kung ano-ano pa. Sa sobrang paghagulgol ko, nagising siya. Nagulat siya. Tinakpan ko pa yung bibig ko para lang hindi marinig ng parents ko ang paghagulgol ko. And yes, sa bahay ako ng mama ko nakatira dahil ayaw ko sa lugar nila. Yung mga magulang niya kasi, kinukonsindi rin yung pagiging babaero niya. Humingi siya ng tawad at ang sabi niya ay magbabago na. Pinatawad ko naman uli. Hanggang sa naulit ang naulit. Never ko siyang ipinahiya. Pati yung mga babae niya. Na-depress ako, nag-anxiety ako. Nag-suicide ako. Sinubukan kong magbigte, maglaslas. Ni kumain, ayoko. Ni maliwanag, ayoko. Ganun yung nangyari sa akin. Sinisi ko yung Panginoon kasi naging mabait naman akong anak. Kaibigan, ina at asawa, pero ba't nangyari sa akin to? Lumaki ako sa hirap kaya bata pa lang ako. Pursigido na ako sa buhay. Nagbebenta ako ng barbecue, banana queue, nagsisideline ako ng kung ano-ano para may pambayad ako sa tuition fee at projects ko. Kaya bakit nangyayari sa akin to? Nung umuwi siya ng Pinas, nagkaayos naman kami. Pero sobrang lamig na niya. Sabi pa niya, doon lang siya sa kanila pumayag naman ako. Yung pala ibang lodging house ang tinirahan niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. 10 taon na kami. 10 taon na yun, grabe na ang pagtitiis ko. Sinekreto ko lahat. I-message ang mga babae niya.
umamin ang mga babae niya. Pero hindi ko sila inaway. Naging mabait pa rin ako sa kanila kahit may mga nangyari sa kanila. Sobrang praning ko. Sobrang durog ako. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Ang bababoy nila. Minabasa pa ako tungkol sa AIDS. Sabi ko sa asawa ko, malapit na akong sumabog. Isang pagkakamali na lang, give up na ako. Ayoko na magpakamartir. Patatawarin ko siya for the very last time. 1 to 2 weeks, di ko siya inimik. Pero nahuli ko na naman na may iba siyang babae. Minessage ko yung babae at sabi nung babae, alam niya na married yung lalaki. Naaawa lang daw siya. At ang sabi ko dun sa babae, ginigive up ko na siya. Dahil sobrang sakit na. Wala naman akong ginawa kundi mahalin siya at ang anak namin. Yung mundo ko umikot lang sa kanya. Para akong praning na ewan. Then one day, tinitingnan ko yung anak ko. Napaiyak ako. Dahil alam kong kailangan niya ako. Sa sobrang pag-iyak ko noon, ni pag-inom ng alak, hindi ko alam. Nagulat yung mama ko kasi ayaw ko nang kumain. Kinausap nila ako. Kasi dama nila na may pinagdaraanan ako. Dahil nag-open na si mama sa akin. Doon na rin ako nag-open kay mama. Sobrang buhos yung feeling ng lahat ng problema ko. At least nailabas ko. Si mama yung naging kakampi ko. Siya yung nagbibigay ilaw sa akin nung down na down ako. Tuloy pa rin ang trabaho ko. Then napromote ako as a manager. Never akong nag-absent sa work kahit na sobrang dami ng problema ko. After 1 month of no communication with my husband, parang gumaan yung feeling ko. Natuto akong patawarin ang sarili ko. Pati kay Lord, humingi ako ng tawad sa lahat-lahat. Sa ngayon, nagpa-file na ako ng annulment. This is it. Ayoko nang makita yung sarili ko na nahihirapan na unti-unting pinapatay. Gusto ko nang bumitaw. At gusto ko na maging peaceful ang buhay ko para sa akin at para sa anak ko. DJ Rocky, tama ba itong ginawa ko? Ongoing yung case namin ngayon tapos nalaman ko may jowa na naman siya. Sana'y mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Cherry at ito ang aking secret file.